tanong po ng karamihan dito, 34 years after na mag people power na ginamit ng sambayanan para palitan si dating Pangulong Marcos at ang pumalit ay si Madam Cory Aquino. Napatalsik naman at ang sumunod na people power ay kay ERAP. Diba? Napatalsik naman si ERAP at ang pinalit ng sambayanan ay si Gloria Macapagal Arroyo. Alright. After that, ang tanong, umayos po ba ang buhay ng mga Pilipino sa ginawang pagpapalit, dalawang beses na pagpapalit ng liderato ng ating bayan? Gumanda ba ang takbo ng bayan natin? Gumanda ba ang buhay ng bawat Pilipino? Ha? Pero mukhang na-realize na kaya ng mga kabataan ngayon, mga anak po natin, ha? Na mali ang pag-people power natin noon. My goodness! Kasi dahil sablay naman ang ipinapalit nating leader. Oh no! Si Marcos pinalitan ho, pero ay pinalit si Cory. Wala naman ho nangyari. Hmm. Ah? Si ERAP, pinalitan natin, si GMA naman. Mas lalong negative yung rating. Ito raw ho kaya ang dahilan kung kaya't wala na pong nagpi-people power ngayon dahil ayaw nang magkamali ng mga Pilipino? Kasi mali eh. Mali ang tingin ng ilan engineer, nagkamali. Hindi mali ang people power. Pero nagkamali yung ipinapalit na tao doon sa pinalayas ng sambayanan. Kagaya ni Marco, ang ipinalit si Cory. Ala naman ho nangyari sa ating bayan, lalo pang nalugmok yung ating bayan. Kay ERAP, ang issue kay ERAP ay tumatanggap sa mga sugal. Ipinalit natin sa GMA, sang katutak na korupsyon naman. Oh, sus Marie Joseph. Kaya nga, mukhang hindi na ho, ayaw na rin kagatin ng mga tao ngayon, ng mga kabataan, particular na ang people power. Kasi natatakot sila, baka pag nag-people power, eh mali na naman ang taong ilagay. Kaya yung nag-people power, noong Sabado, huwag naman nung magalit sa akin, yung House Duterte movement. Kaya 12 piraso lang sila. Kasi, naisip-isip siguro. Baka naman mali. Okay na itong nakaupo ngayon, papalitan natin ng iba. Baka magka-leche-leche. Anyway, today is the 34th anniversary of People Power 1 o EDSA 1. Yan po ang ating ginugunita ho ngayon. Pag-usapan ho natin, ha? Tama ba ang naging desisyon po natin sa dalawang people power po natin? Dalawang pagkakataon na pinalitan po natin ang ating leader. Ang problema nga lang, mukhang nagkamali tayo sa ipinalit natin. Una si Cory, pangalawa si Gloria. Anyway, bayan, yan po ang ating pag-uusapan. Marami ho tayo makakausap ng mga political analyst. Oo, kasi, hindi ba? Ang sinasabi nila, si Marcos daw, kawatan, etc., etc. Diyos ko po naman, yung LRT1 na tumatakbo galing Baclaran papunta doon sa monumento, kay Marcos yan. O sige nga, yung Cultural Center of the Philippines, Marcos yan di ba? PICC pag-graduation mga college. Marcos yan, di ba? Oh, North Luzon Expressway. Bago pa naging North Luzon Expressway yan. Ha? Ang tawag dyan, North Expressway yan. Marcos yan, di ba? Oh, EDSA, Marcos yan, di ba? Oh, nararamdaman natin hanggang ngayon. Cory, ano bang iniwan ni Cory? Jesus Mario, sir. Gloria, nako. I am sorry. Iyon ang problema. Anyway, isa po sa mga pag-uusapan ho natin yan ngayong umaga, bayan. Tuloy-tuloy tayo, bayan. Alas 10:20 ng umaga. Pag-usapan ho natin dahil kaya ho tayo alang pasok ngayon dito sa ating bayan. It is because ay ngayon po ang 34th anniversary ng EDSA People Power 1. Alright?
Yan po ay ginugunita natin taon-taon. Ito po kasi yung ang People Power 1 po ang nagpatanggal o nagpatalsik po sa dating Pangulong Ferdinand Marcos sa pwesto. Okay? At ang ipinalit ho natin at ipinalit ng sambayanan o ng mga magulang natin ay si Ginang Cory Aquino, ang asawa ni Ninoy Aquino. Ngayon, bayan, hanggang ngayon pinagdedebatehan, tama ba ang naging desisyon ng mga magulang natin? O tayo, yung mga medyo maedad na, ng mga bata pa noon, tama ba ang naging desisyon na pinalitan sa Marcos sa pamagitan ng pwersa ang pagpapaalis dito sa pamagitan ng People Power? Tama o mali? Ayan ho, hanggang ngayon dinidiskurso kasi kung sasabihin nating tama, eh kung tama naging desisyon natin, eh dapat ito'y gumanda ang takbo ng ating bayan. Unfortunately, ala naman din ho nangyari. Diyos ko po. Yung mga ikang infrastruktura na antala, wala ho na dagdag ng mga kalsada nating. Pagdating naman po dito kay ERA, People Power din ho tayo. Ang pinalit naman natin si GMA. Alright, nasa linya po si Profesora Clarita Carlos. Siya po isang political analyst. Magandang umaga, Profesora Carlos, ma'am. Hi, good morning, Erwin. I don't know if sasabihin ko ba, ma'am, happy 34th anniversary ng People Power. Ang tanong kasi ho ng karamihan nating mga kababayan na Ma'am Clarita, tama ba yung action ng sambayanan through People Power to replace a sitting president or government? And then, pero ang problema, yung ipinapalit naman natin, eh mukhang sablay din naman, Profesora. Twice na ho nangyari ito, yung observation ng ilan. Yung kay ERAP, inalis natin dahil sabit siya sa sugal. Ipinalit naman natin si Gloria. May problema din naman on corruption issues, Profesora. Ano po yung reaction niyo rito, ma'am? Well, kasi sa political science, meron tinatawag na theory ng circulation of the elites. Opo. Ang ibig sabihin niyan, Erwin, ay yung elites mo ay nagpapalit-palit lang sila, pero yung kanilang struktura, political structure natin, economic structure, pareho rin. So tao lang pinalit mo, 'di ba? So pinalitan mo si Marcos ng kay Aquino, uh-huh. And you know, sunod-sunod na inalis mo si Estrada, uh-huh. Pinalitan mo siya kay GMA. Uh-huh. So, yan, ay mga tao na yan, itinanim mo rin sa same structure. So, di natin pwedeng sabihin noong 1986, nag-iba yung struktura kasi pareho yung struktura eh. Uh-huh. Never mind na supposedly change ni Aquino yung constitution, uh-huh. Pero basically pareho pa din yung distribution of powers and the like. Uh-huh. So, in other words, yung deficits ng system in the past, ganun din ang deficits ngayon. So, uh-huh. Wala tayong nakikita talagang major changes, if at all. Pero were we right or our parents were right ba na doing so, na replacing the government or the leader by removing him or her from office, Profesora? Maybe when we look back... At the time, we really did not have to replace him. We just had to wait for him to die because he was so sick at the time. Uh-huh. You know? So you only had the confluence of events coming together, you uh-huh. know, and Rile, uh-huh. then asking Ramos to join and the like. Uh-huh. But alam mo, Erwin, all over the world makikita mo yan, di ba? Uh-huh. People running in the streets wanting to change their leaders. Tell mo, sa Lebanon, gano'n, nakita nila, aba, ni-replace yung prime minister, pero wala rin nang nangyari, you know? Kasi the elites are working within the same system. Eventually, they are first a reformer, then they become corrupt. No? Mm-hmm. So, paulit-ulit lang eh. So, what is to be done? A lot, really, and with great difficulty. So, gumawa ka ng structural changes, no? All right. And yan nga yung movement natin sa constitutional reforms with which... mukhang nayamot na ata ang presidente, does not really want to pursue it anymore. Apo. For the last 800 days of his administration. And uh-huh. That's just so sad. Kasi uh-huh. It's only when you have structural reforms that you engender behavior change. Otherwise, sa 2022 na naman, magbago na naman yung mukha mo sa ano, ng tao sa Pasig, sa legislature, it will be more of the same thing. In fact, worse. Diba? Kasi people already got used to
how they can steal 1 peso and you can have, you know, so many other zeros after that. Diba? Will you agree, ma'am, sa opinion ng, well, not a majority of us, pero ng ilang mga kababayan natin, the reason why wala nang sumunod na people power after Gloria, after ERAP, Gloria, ay wala nang sumunod at hindi na talagang yung fire doon na people power, yung panawagan na let's oust this leader, oust Pinoy, oust Duterte, lalo na kay Duterte, it's not gaining ground because are the people, do you think, afraid na baka mali ang ilalagay na naman or this is not the right way of replacing our leader, Prof? Yeah, we just discovered that, you know, first of all, mainit, minsan umuulan, so it doesn't really pay to run around. And kasi things don't change because you're running in the street. That's what we discover. Things change because you change the structures in the society. So that 26 million will suddenly not become poor anymore. And how do you do that? Yeah, there must be a strategy. You put together any and all factors and forces around us, Erwin, and then harness the scholars, harness the scientists, so that at the end, 109 million Filipinos are not poor anymore, are, you know, all striving to be architects, engineers, etc. And you can do that. There should be a strategic plan. Kasi ang nangyayari ngayon, nakikita mo, Erwin, parang puknat-puknat yung ginagawa mong, ano, fina-fragment mo yung changes. Dapat yung changes na yan, parang isang crochet ba? You crochet them all together because you have an end in mind, an end state in mind. And unfortunately, you know, NEDA keeps on talking about its strategic plan, yung Philippine Development Plan, And then when I asked the head of that, I go, oh, can you stitch them together? Meaning, is chapter 1 related to 2 up to chapter 13 ata yun? Mm-hmm. And he could only give me a blank look, which means it is not a strategic plan. Kasi Erwin, ang strategic plan, magkakadugtong yan, mag-move yung isa, mag-move yung isa. Unfortunately, Nako, Professora Clarita Carlos, ma'am, maraming salamat sa inyong opinion, your idea, and your time with us this morning. Mabuhay po kayo, Professora. Sige, good morning. Thank you. Eh, yun na nga. So, sa pananaw ni Professora Carlos, pinalitan mo lang ng tao, pero yung struktura ay pareho pa rin. Correct ka dyan. Pero ang tingin ho kasi ng iba, ang tanong ngayon, ito kaya ang dahilan kung bakit ayaw na ng tao ng people power. Sigaw ng sigaw yung mga dilawan. Magkano nang nagastos ng dilawan yata, Aus Duterte, hindi gumagana. Could it be because isip-isip ng mga tao, sinong ipapalit? Si Lenny? Sino ipapalit? Si Marrojas? Yun ang nasa isip. Nasa linya po si Dean Antonius Umali, isa rin pong political analyst. Siya po ang Dean of Political Science ng Polytechnic University of the Philippines. Magandang umaga, Dean Antonius Umali, sir. Yes, good morning sa mga Erwin at sa inyong mga milyong taga-subaybay. Eh, hindi ko alam kung sasabihin ko happy 34th anniversary kasi may mga kababayan tayo nagsasabing sablay, mali ang ginawa ng mga magulang natin o kuya natin o tsuhin natin or maging tayo doon sa 1986 at saka noong panahon ni ERAP nung papalitan. Kasi pinalitan nga natin leader dahil sabi natin sablay. Eh yung pinalit naman pala, sablay si Cory. Pinalitan si ERAP dahil tumatanggap sa sugal. Ipinalit naman natin, sablay din naman si Gloria Arroyo. Mas matindi pa, negative yung kanyang rating, Profesor. Ano ho ang masasabi niyo rito, sir? Opo, hindi po natin yan mayalis. Marami sa ating mga kababayan, malaki ang pag-asa noong 1986 na kung saan ay nagkaroon nga ng pagpapalit ng gobyerno na nagkaroon ng demokrasya. Aha. Ayon sa pangulo at binasa ko kanyang mensahe kanina at napakaganda ng mensahe ng presidente na sa kabila po ng ating mga pagkukulang, yung tama rin po yung henerasyon natin na siyang humalili at nagpanday sa ating bayan nitong mahigit 30 taon na anim na pangulo ang nagdaan na po.
eh talagang mas marami pa pong dapat na gawain na kailangang pagtrabahuan po natin ng sama-sama. Alam mo, kasamang Erwin, hindi ho natatapos ang pagbabago sa isang lipunan, sa isang kaganapan. Ito po ay isa pong itong parang evolution na it's a work in progress, ika nga po. Ang tunay na pagbabago ay isang mahabang proseso na pero, kinakailangan po. Pero will you agree, Professor, sa ilan sa mga kababayan natin, lalo na mga netizens natin, na tila nagkamali yung mga magulang natin, or tayo, yung mga medyo maedad na, sa pagpalit sa liderato, saan kaya nagkamali yung proseso na pagpapalit natin kay Marcos at kay Erap? O yung ipinalit natin, yung choice na ipalit natin si Cory, ipalit natin si Gloria, Vice, asaan kaya ang tingin ninyo ang problema? Kasi parang hindi rin naman successful, Dean Antonius. Kaya natin pinalit si Marcos dahil sobrang corruption na raw, etc. Wala na nangyayari. E nung ipinalit si Cory, lalong wala nangyari. Puro kudita pa ang nangyari yun. Wala nang mga infrastruktura na itinayo. Pagpalit naman kay Erap, corruption naman kaliwat kanan na naging issue din. So, na parang mali. Saan kaya ho ang mas matinding kamalian? Yung people power o yung tao na ipinalit natin? Malaki po talagang bahagi ang yung mga taong namalakad po sa gobyerno kasamang Erwin. Yan po talaga ang pangunahing dahilan kung uunlad po ba tayo o tayo po ay magpapatuloy sa ating sitwasyon na kung saan ay paulit-ulit lamang po ang mga problema na binabanggit po sa loob ng anim na pangulong nagdaan. Kaya nga po napakalaga na maintindihan na leadership is a shared responsibility. Ang panawagan ng Pangulo ay napapanahon. At importante po talaga na maintindihan na ang demokrasya po ay hindi po madali. Ito po ay pwede magbunga ng kabutihan o magkaroon pa po ng mas mahabang mga di pagkakasundo at pagkakaunawaan na magdudulot ng pananatili po ng pero, problema na ating kinaharap po simulat sa pulpo. Pero with that, Professor, sigurado ako na ilang kababayan natin ay hindi ba sasang-ayon na minsan ang demokrasya kapag nasobrahan ay kailangan ikontrolin din dahil yung mga tao pag sobrang demokrasya umaabuso, Professor. Opo, lalo sa panahon ngayon po ng social media, talaga nga pong ang demokrasya ay masasabi mong pagka yan po ay lubos na ginamit. At importante pong maintindihan ng ating mga kababayan na ang kalayaan ay may kakakibat na responsibilidad sa paggamit. Kagaya na lamang talaga po kahapon, Professor, pinag-uusapan, pinapanood ko po yung Senate hearing, yung sinasabi ni Senator Bongo na bakit ganun? Yung ad namin, political ad, hindi ninyo inilabas. Pero inilabas ninyo yung political ad ng kalaban namin na tinitira, ito ba ang gusto nyo maging pangulo? Palamura, bastos, etc. So, yun na sinasabi, napasok sa democracy. Pero yun na sinasabi ngayon, naabuso ika nga, pag sobra masyado, pag labis-labis ang demokrasyang ibinigay mo sa mga tao o sa institusyon o sa kumpanya, di po ba, Dean? Tama po, kasamang Erwin. Kaya nga po, nasa responsibilidad ng Kongreso, base sa kanilang pagtataya, sa kanilang proseso kung magkakaroon po ba ng panibagong prangkisa itong ABS-CBN. Sa kabila po ng ganitong lumabas na katotohanan na kung saan ay hindi lingid sa marami, talaga pong yan po ang kaya po kailangan isa pong hiwalay na issue itong paggagawad ng prangkisa sa isang media outfit. At sapagkat ito po ay nasa kapangyarihan ng gobyerno at hindi po ito dapat iugnay doon sa karapatan ng pamamahayag at iba pang mga karapatan natin. Yun na nga ho yung actually ang idinadala ng mga tao sa ika nga yung mga may kinalaman dyan, Professor. Ako naman, ala naman ako kinalaman. Ako ay nasa media. So, I stand in the middle.
aprubahan man yan, ay maganda. Okay, eh, dahil marami rin akong kakilala dyan na mawawala ng trabaho pag hindi inaprubahan. Kung hindi naman inaprubahan yan, dahil may mga violation sila, wala rin ng problema sa akin. Pero yung pinag-uusapan ngayon na sinasabi, it is not press freedom. Na pag pinasara kayo, hindi press freedom, hindi sinisikil ang inyong kalayaan sa pamamahayag. Rather, may mga violations kayo. Ano ho ang basa mo rito, Dean? Ayun nga yung binanggit mo kaninang punto, kasamang Erwin, yung pag-abuso. Yan po ay may mga limitasyon po tayo sa pagganap ng ganitong uri ng responsibilidad. Ito po ay nababatay sa mga batas na kailangan ipatupad ng Estado. At yun lang po ang pagtingin dyan sa usapin na yan. Kaya po hindi pwedeng gawing simple na sabihin na ito ay may kinalaman na sa freedom of the press. Hindi po ganoon kasi po hindi naman ang ating konstitusyon ay nagmalinaw. Hindi naman po 'yan natin binabago. Gayon din naman po marami pa namang mga media outlets, hindi naman po pwedeng isa lamang ang ating pagbatayan. Ibiba sabihin yung iba pong mga nagbibigay ng kanilang mga iniulat sa bayan ay hindi sapat. Ito po yung kagandahan ng kung saan ay hindi po naman nagbabago ang kung saan meron tayong sistema na lahat po tayo ay may malaya pa rin karapatan na ipahayag ang ating mga opinyon gaya po ng ating istasyon at ganyan din po sa iba pang mga pahayagan at mga pamamaraan sa media kasama ng Erwin. Kaya hindi po talaga maintindihan na mayroong ganung 1 plus 1 equals 2 na equation. Alright. Na pag nagsara ka ng isang malaking kumpanya o media outfit o korporasyon ay ang freedom mo ang susunod na makukompromiso. Ang dami po nating mga kagaya po ninyo na bunga outfit. Po ng demokrasya na meron po tayo. Alright. At maganda po kasamang Erwin din yung tema ng National Historical Commission na kung saan ang ating kalayaan ay bunga ng kapayapaan ay bunga ng kalayaan ating ipinaglaban. Alright. Sana po yun po ang tingnan natin kasamang Erwin at wag po silang ganoon na ang ating mga kababayan na magpadala sa ganoong mga pag-iisip. Na kanilang ginagawa ngayon ng kanilang pamamahayag bilang pagsuporta o hindi pagsuporta. Yan po yung kasalukuyang ating naranasan after ng 1986 na sinasabi nga na ang demokrasya ay ating yung tinatamasa. So you agree, Prof, na tama yung walang mali sa people power because that is the power of the people, ika nga, yung kapangyarihan natin na palitan ang leader pag hindi gusto. Yung problema lamang, nagkamali tayo dahil ipinalit natin, palpak din o sablay. Opo. Talagang ano yan, kasamang Erwin. Maraming revolusyon na rin na nangyari sa ibang mga bansa na akala nila na nagpabagsak sila ng monarkiya, na pinugutan ng ulo ang hari. Sa France ang tinutuhoy ko, kasamang Erwin. Aha. 1789 revolution yan. Pero nagpalit-palit sila ng konstitusyon 17 beses. 5 republika, 2 imperyo. So, nung huli po, hindi po nasagot nung madugong revolusyon na nangyari sa kanila, yung pagbabago na inaasahan po ng mga tao. Talaga po, ano po yan, kasamang Erwin, isang mahabang proseso na matututo tayong mga Pilipino na magsama-sama at yun nga po, yung sinasabi ng Pangulo na magkaroon ng pagkakaisa at matuto ang ating mga kabataan na maunawaan ang talagang diwa ng kasalukuyang inaalalang selebrasyon ng 1986. Alright. So, yun po lang po ang significance po niya. Kahit sino po ang maging presidente, ano man po ang kulay. Tama sinabi ni kasamang Erwin ni Pangulong Duterte, wala yan sa kulay na kung saan tayo pumapanig. Sa uli po, kaya po tayo ngayon nagkakaroon ng problema, yun pong ating kulay. Pagiging kulay na kung saan dito dapat po ay mahirap po talagang gawin yan kasamang Erwin Sir. Pero na talaga po kailangan importante na yun nga po ako po ay sumasaludo sa
sa binanggit ng ating Pangulo na siya po ay kaisa natin sa kung ano man po ang diwa nitong ating February 25 holiday. Panghuli na lamang, Professor, ano po? I don't know if you will also agree with our netizens. Kaya hindi gaining ground or gumugulong ang people power ngayon because of the social media. Yung mga tao, hindi mo na basta mabola kasi nakikita nila ang mga pangyayari. They know what is happening. Unlike before na wala pang social media, panahon ni Marcos lalo na, maski panahon ni Erap, wala pang mga Facebook, wala pang mga YouTube. So hindi alam ng mga tao. And people just rely sa media, sa mainstream media, sa dyaryo, radio, TV. So kung anong sabihin na balita ng radio, TV na pabor doon sa kabila, eh yun ang papakinggan ng tao. Pero ngayon, meron ng social media, nakikita mismo ni Juan ni Maria, kahit na sa iba yung dagat siya, na may choice na siya na, hindi ako sasama dahil hindi naman pala totoo ito. Ito yung nangyayari pala ngayon, ongoing. Would you agree with that because of the social media too? Kaya hindi ngayon gumagana na itong people power? Ganun na nga rin po yan, kasama ng Erwin. Tama kayo. At mga tao ngayon ay talagang ang impormasyon ay nasa kanilang mga kamay na, tama po. Kaya po talaga ang ating hamon dyan ay sa pamamagitan ng ating mga pinuno. At ang importante po, kasamang Erwin, pagtiwalaan natin ng mga pinuno sa gobyerno. Uh-huh. Lahat po ng mga umunlad ng mga bansa po ay pinagkatiwalaan nila ang kanilang mga namumuno. Wala tayong makikitang umunlad na hindi nagbigay ng pagtitiwala ang mga mamamayan sa kanilang namumuno dahil sa kikilos po sila sa isang direksyon. Apo. At naniniwala sila talaga na ang kanilang mga liderato, gaya na yung binanggit natin kanina kasamang Erwin, yung anim, kasama si Pangulong Duterte, pang fourth year pa naman ng Pangulo, kaya hindi pa natin siya pwedeng bigyan ng pag-usga. Subalit sa kabila nga po ng apat na taon na panunukulan ay napakalaki pa po ng kanyang suporta sa taong bayan. Mm-hmm. Kaya nga po ang ating dapat na gampanan na tungkulin ay po ay maging magtulong-tulong po tayo at hayaan po natin ng gobyerno na gawin ang kanilang trabaho at gawin din po natin ang ating trabaho bilang mga mamamayang Pilipino. Dean Antonio Sumalay, sir, maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay. Thank you! Very well said, Bayan. So, hindi po problema ang people power. Yun po ay nasa kamay ho natin. Nasa kapangyarihan ho natin na magsasama-sama tayo at magbubuklod, pwede nating palitan ang leader. Ang problema, dalawang beses na ho tayo nagkamali. Nilagay ho natin si Corey, inalis nga si Marcos. Sinabi natin na corrupt, etc., magnanakaw, etc. And nung nilagay natin si Corey, Diyos ko po, nag-stagnate o hindi na gumalaw o umusad ang ating bayan. Puro na lang kudeta, gyera dito, gyera doon. Oh. Eh, mabuti pa yung Marcos. Diyos ko po, may mga legacy na iwan. Yung LRT1 na yan. Di ba Marcos yan? Yung North Luzon Expressway, na dati ang tawag yan, North Expressway. Di ba Marcos yan? PICC na ginagamit lagi ngayon. Pag-graduation ng mga bata, nandyan, ginagawang entablado. CCP, Cultural Center of the Philippines. Oh, sus Mariosep. Ay, yung ipinalit, may nagawa ba? Problema. O ganun din kay Erap, sinasabi na, ayun ako, nagtatanggap ng, hindi nga kawatan yan, pero nagtatanggap naman ng mga sasugal. Diyos ko po, yan naipalit naman, kaliwat kanan na naging kaso ng korupsyon. Na-involve pa yung asawa sa kung ano-anong mga smuggling. I am sorry. Oh. Ay, di ho ba? Tama yung sinasabi na political analyst, yung ika nga, yung pamamaraan. Because we hold that, it is in our hands. Pero ang problema, nung inalis natin ito, dito nagkamali naman, o inalis natin ito, nagkamali yung kaliwang kamay natin dahil yung inilagay natin, sablay. Sana ko nagkamali. Ilan ko na sinasabi ko eh. Anyway, sana po eh, pakaisipin ho natin yung mga sigaw ng sigaw na people power, hindi na ho gagana yan. Because mulat na ho ang sambayan natin, may social media.
napapanood po ng sambayanan ang nangyayari. Hindi kagaya noong panahon ni Marcos 1986, panahon ni Erap 1990s or something, wala pa pong mga social media, wala mga Twitter, wala mga Instagram, Facebook, YouTube. Ang they just rely on the news. E paano kung kasabwat ng lintik na papalit yung news? Ito ang kuna mo, kunari, pakita mo na napakarami natin. Ayun pala, isang grupo lang. Yung pala, 50 lang, paikot-ikot lang yung camera. Itong kuna mo, kunari, punong-puno na itong EDSA. Yung pala, kinuna na putragis, isang sulok lang. Palit na lang palit ng damit. Oh. Ay nako, Diyos ko po naman. Kayo sa dyaryo, kuna mo naman, sabihin mo sa photographer mo, kunan yung angulo na kunari, pa-zoom up na maraming mga tao. Yung pala, isang pila lang sila doon, 20 sa harap, wala nang tao sa likod. Eh po, pwede yun, nagagawa ho yun, maniwala ho kayo, nasa media ho ako eh. Unlike ngayon, nasa social media, nakikita na po ng sambayanan. Hindi, ito, kuha ni Maria, ito ang nangyayari ngayon. Nauna pa sa dyaryo, radio, television. Kaya yun ang pinapaniwalaan ng sambayanan. O kagaya nito, Aus Duterte Movement, lintik. Eh kung wala sigurong social media, baka maniwala tayo, naku Diyos ko, napakadami na palang dumating. 5 grupo na pala yun. Yung pala, bawat grupo, isang tao. Ayun naman talaga, totoo. 5 grupo sila. No. 5 katao. Oh. Ay, naku bayan. Anyway, oras po natin, 10:47 a.m. Sa ating pagbabalik, ito naman ho tatalakayin natin itong COVID-19. And of course, yung reklamo po ng mga CQ, ng mga Jaguar na hindi pinapasweldo ng kanilang buwisit na kumpanya at kinasuhan sila ngayong awol. E paano hindi mag-aawol? Alam pa masahe. Mga bobo! Diyan lamang ho kayo, bayan.